one of the best boys kung siya ay ituring. Best mom din sa kanyang anak at loving wife sa kanyang asawa. Ang inspirasyon ng Muslim community sa Maguindanao. Nakilala namin siya. Sa galing niya sa kalsada, no doubt. Siya ang reyna ng mga payong-payong rider sa bayan nila. Ang kwento at sakripisyo niya, malalaman na dahil iba ang ratsyada ni Mama. Halimaw sa daan, walang kinatatakutan. Iba rin ang galawan niya sa pagdiskarte. Mabunulang ang target na kita maghapon. Laban kung laban dahil hindi lang siya isang Muslim mom, kundi isang ina na inaasahan ng kanyang pamilya. Ang nag-iisang babaeng payong-payong driver sa umuunlad na probinsya ng Matanog sa Maguindanao. Siya si Tarhata Luminog, o mas kilala bilang si Ate Tata. Ang payong-payong ang sikat na transportasyon sa probinsya. Ito ay parang tricycle dito sa Maynila. Ang kaibahan lang ay payong na gawa sa lona ang nagsisilbing bubong ng sidecar nito. Nabibilib lang tayo sa kanya kasi kaya niya mag-drive na kahit babae siya, ganyan. Tapos siya pa naging presidente namin. Kasi po, matapang po siya magreklamo sa aming mga ganyan, mga mayora. May reklamo kami. Siya po ang nalalapitan namin. Tapos kaya niyang sabihin sa mayora namin kung anong problema sa aming mga driver po. Yun po. Bilib po ako. Kaya sa lahat po dyan, nagpapasahero siya lang po yung babae. Tapos mabilis po siya makakuha ng pasahero. Lalo na kung babae po yung pasahero, na syempre po hindi matakot sumakay. Dating tindera ng isda at gulay si Tata. Pero nang magkasakit ang kanyang kabiyak na payong-payong driver, napilitan siyang saluhin ang trabaho kasabay ang pagiging nanay at tatay na kanilang anak. Nagsimula po sa nagkaroon ng family feud yung asawa ko, tapos may nagkasakit po siya, tapos ito na po yung paraan para matulungan ko siya sa hanap buhay niya na mabuhay kami nang hindi namamalimos. Pinasok ko na po yung pamama sa dapo. Kaya siya nag-driver dahil sa may redo kami, kaya siya lang ang pwede mag-driver. Nakasulat sa kanilang Quran na pantay ang karapatan ng mga lalaki at babae. Kaya kahit na pinagbabawalan si tata ng kanyang pamilya na mamasada, ginawa niya ito para mabuhay at suportahan sa pag-aaral ang anak nila na si Hannah. Kahit mahirap, go lang si tata. Ratsyada sa kalsada. Pag-uwi ng bahay, hindi rin uso ang pahinga. Masasabi kong mahirap kasi pagdating ko sa bahay, naglalaban, nagugas ng platong, nagluluto po, kinaubagahan, ganun din po. Para po, matapos ko yung trabaho ko sa bahay, tapos aalis naman po akong para mamasada po. Pinitiis ni tata ang bigat ng payong-payong dahil ito lang ang inaasahan niyang siguradong pagkakakitaan at tutulong sa kanilang gastusin sa araw-araw. Mabigat po siya, lalo na po pag tatlo ang pasahero ko kasi talagang mabigat. Pero nasanay na po kasi ako sa more than 4 years na po, magpa-5 years na po ang namamasada, nasanay na po ako. Sa likod ng pagod at nakaambang na peligro sa pagmamaneho ng payong-payong, nakakarinig pa siya ng mga pangungutya mula sa mga marites na walang magawa. Sa mga eksenang ganito, to the rescue ang kanyang asawang si Abdul. Sabi ko, bahala na kung sino ang magsabi dyan ng ano, kasi hindi ko naman siya pinipilit na mamasada. Kagusto niya yan, sabi ko. Hindi naman siya nagnanakaw. Sabi ko, yun lang ang paraan para mabuhay. Sa pagiging payong-payong driver, nataguyod niya ang kanyang asawa at anak. Natustusan niya ang gastusin sa bahay at gamot ng kanyang asawa. Pero
Dahil delikado ang pagbibiyahe sa kanilang lugar, si Tata na aksidente at muntikan pa niya itong ikamatay. Talagang yung pamamasada ko po, dumaan na po ako sa masasabi kong kamatayan kasi po na-aksidente po ako, nabangga po ako ng single na parang nakumatos na po ako, doon lang ako nagising sa ospital na hindi ko na alam kung sinong nakabangga po sa akin. Ito na ba ang huling pasada ni Tata? Paano na niya masusuportahan ang kanyang pamilya? Ang mga kasagutan sa nangyari kay Tata, abangan sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Si Tata, kinikilalang payong-payong queen sa Matanog. Siya ang nag-iisang babaeng namamasada sa probinsya. Pero dahil kakambal na ang disgrasya sa ganitong klaseng trabaho, hindi siya nakataka sa aksidente at muntik pang naging dahilan ng kamatayan ni Tata. After 15 days, paglabas ko ng ospital po, medyo naratay pa sa bahay, mga isang buwan. Nung ano po, yung bill namin, more than 40,000 sa Notre Dame Hospital, parang hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Sa takot na baka mabaon sa utang ang buong pamilya niya, kahit na hindi pa ganap na nakaka-recover, pinilit ni Tata na bumalik sa pamamasada. Mabayaran lang ang utang na pinambayad sa ospital. Kinaya ko na lang na masada na kahit wala akong sapatos, nakachinilas lang ako kasi may sugat nga ako sa paa. Muling pinagbawalan si Tata ng kanyang pamilya na mamasada dahil sa nangyari sa kanya. Pero lalong tumibay ang kanyang determinasyon na bumiyahe. Sa pamilya ko po, kasi po gusto ko po matupad yung pangarap ng pamilya ko, lalo na sa anak ko, gusto ko po siya makapagtapos ng pag-aaral. Ayaw ko po maranasan ng anak ko na yung buhay na ganito. Tiis ni Tata ang init ng araw, ang bigat ng kanyang sidecar. Mabigyan lang ng magandang bukas ang kanyang anak. Sobrang hirap po na bilang isang driver na babae po. Mahirap po sir, pero kinakaya ko yung para sa pamilya ko sir. Alam ko naman ko na ako lang yung driver dito. Nagtataka yung mga tao na bakit ako naging driver na ako lang yung naging isang driver na babae dito. Pero hindi ko po yung kinahiya sir kasi alam kong marangal na pamumuhay po yun. Hindi pag nanakaw po. Isda! Pili na kay Isda! Sa bigat ng pinagdaanan ni Tata matapos na maaksidente, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng kasunod na pagsubok sa buhay. Ilabas mo yung anak ko! Nasa si Hannah! Nasa amin yung anak mo! Ilabas ako! Noong nakaraang taon, ang kanyang anak na si Hannah nawala at biglang itinanan. Yung anak ko may kumuha sa kanya na lalaki, parang tinanan siya. Tapos nahabol ko po siya na napunta doon sa mga dato. Kaya nakuha ko po yung anak ko na hindi na po ako pumayag na makasal yung anak ko dahil po sa... Gusto ko po makapag-aral yung anak ko, gusto ko po makapagtapos yung anak ko kasi ayaw ko pong maranasan niya yung naranasan ko sa ngayon na mahirap na maging isang driver. Ayaw ko po yung maranasan ng anak ko po. Nag-iisang anak ni Tata si Hannah. Kaya pagkatapos ng pangyayaring tanan, dobleng pagbabantay na ang ginagawa niya sa anak. Trauma talaga ako sa nangyari sa anak ko kasi nag-iisang anak ko lang. Ayaw ko pong mangyari sa kanyang, parang ayaw ko pong mawala yung anak ko kasi sobrang mahal na mahal ko po yung anak ko. Siyempre, bilang anak, proud ako sa kanya kasi yung ibang nanay, di ganyan, di tumatawid. Tapos minsan nga, kinakaya yung mga anak. Ang Wow Matanog, sinusuportahan at kinikilala ng lokal na pamahalaan ang kontribusyon ni Tata sa probinsya. Ang lahat ng kanyang sakripisyo bilang isang mamamayan, naghahanap buhay at ina na ginagampanan niya ng sabay-sabay. Yung nanay po, parang yung
yung mga anak natin dito nanggaling sa atin, parang sa sobrang pagmamahal, kaya natin isaya ang buhay natin na wag lang silang mapariwara po. Magaling na si Abdul dahil hindi siya sinukuan ni Tata. Abala sila pareho na magtulungan para mabigyan ng magandang kinabukasan si Hana. Maraming salamat sa asawa ko kasi malaking suporta sa amin. Ginagawa niya yung hindi gawain ng babae. Maraming salamat sa asawa ko. Sabi ko lang, nanay, salamat sa lahat kasi nandiyan ka palagi. Pagsalita ako ng masama. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Sana mapatawad niyo ko. Salamat sa lahat ng mga nagawa niyo sa akin. Nagsasakripisyo kayo dahil lang sa akin. Madali ang pagiging babae, asawa, at lalo lang maging isang ina. Malaking responsibilidad ito na hubugin ang kanilang mga anak. Bilang nanay, lahat ay gagawin para sa pamilya. Kahit mahirap, kahit imposible. Patunay dyan si Tata na higit pa sa pagiging babae, asawa, at ina ang kayang gawin. Ang tawag dyan, Woman Power. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and kojic. Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako Soap.